Hello guys, yan, pakita ko sa inyo kung anong kagandahan ng Hong Kong, ng baba namin paggabi. Yan, yan, ang ganda dito, malamig-lamig na ngayon. Takot din pag nahulog yung cellphone. Ayan, ganda. Tapos ko yun, alam na pag December maraming Christmas light na dyan, kaso dito hindi pa sila nagdedecorate sila pag talagang December na. Ayan, bukid yan noon, di ba? Inano ko yan noon. Bukid yan doon, banda. Ayun, ang line na pula na yan. Airport yan. Ayan. Ito lang yan, papuntang airport. Yan, Hong Kong Bridge yan, going to airport. Yan, dati, nang wala pa yung mga harang na building na yan, kitang-kita yan dito, ganda-ganda. Sarap magtambay dito, magtingin sa malayo, magagandang ilaw, makikita mo. Dito, mga tao dito, parang hindi rin natutulog. Kasi mga ilaw naka-steady yan. Kahit sa bahay. Mga bahay nila dyan. Yan, may dagat dyan. Oh. Yan. Kabilang side is Chingy. Yan, kung may mga mapapanood dito na taga-Hong Kong, alam yan. Kami sa Tsuen. Kabilang ano, tower. Kabilang tower yan. Yan, dito sa kabila, 68th floor kami, 68. Ako, nasa 63 floor. Nasa 63 floor yan. Ayan, football yan. Sa baba yung sport doon. Tsaka ano, yung kabila, football, yung kabila, tennis court. Pwede badminton, pwede tennis. Oo, nakakapunta. Nilalakad lang yan namin papunta doon. Oh. Doon, alam niyo yung building na yun, no? Oh. Yun ang building na yan. Yan, nilalakad lang namin yan mula dito sa bahay. Siguro mga hanggang doon
may gitkalating oras. Lakad lang yan. Wala naman yan sasakyan papunta doon. Lalakad lang. Pero dumadaan kami sa Tulay, sa footbridge. Dito, lakad dito. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Ano, malapit lang yung pupuntahan eh. Magda-tricycle, yung ganun, di ba? Mag-jeep, kahit malapit lang, tatakot matagtag yung mga bilbil. Kaya ako, pag umuwi ako, sila naiinis sila sa akin kasi nasanay ako dito maglakad. Oo, nasanay ako maglakad dito, kahit anong layo. Pag may klase, pag nang wala pa COVID, ang naghahatid ako ng lunch ng alaga ko. Nilalakad ko everyday. Almost one hour, balikan yan. Paghatid ko ng lunch sa alaga ko, yun, pagbalik, yun, inuurasan ko yun. Almost one hour yun. Kaya ano, ako wala akong bilbil kasi sanay ako maglakad. Kaya doon, pag umuwi ako sa Pilipinas, talagang naglalakad ako. Sila, naiinis sila sa akin kasi naglalakad ako. Sila hinihingal, sabi ko, exercise din yun, good for health ang paglalakad. Kailangan araw-araw maglalakad tayo ng ilang step yun? 200 step. Yan, 200 step daw dapat. Okay. Enjoy lang sa pag-watch kasi parang ganda-ganda dito. Ganda-ganda. Sa Pilipinas ngayon, nagbumabagyo dito. Kanina, mainit. Sana maayos lang kayo dyan lahat. Mag-ingat kayo. Dito pag nagbagyo, signal number 8. Oo, yung ganun, signal number 8. Kikita mo yung mga building na yan. Nag-wave yan. Ako talagang pag bagyo, lumalabas ako dito sa terrace. Nanonood ako, binibidyo ko. Kasi tinitingnan ko yung nag-wave na building. Makikita mo talaga yun. Kitang-kita mo yan, nag-wave yan. Kitang-kita mo yan yung building na yan, nag-wave yan. Wala naman kasi dito, wala dito earthquake. Wala. Hindi kagaya dyan na may lindol, di ba? Dito, wala dito lindol. Wala ang lindol dito sa Hong Kong. Kaya makikita mo yun pag malakas yung bagyo. Signal number 8 ang pinakano. Noon, naka-experience ako dito ng signal number 10. Siguro mga 2000 something. 2000 something. 2002. Grabe. Signal number 10. Oo. Ang building talaga, akala mo matutumba. Pero sabi nila, kamaano kasi wala dito walang earthquake dito, walang lindol. Kaya talaga naman. Ganyan ang signal dito. Ganyan. Parang siguro sa Pilipinas, signal number 5. Yung gano'n. Kita nyo noon, siguro maalala nyo, last 3 years or last 2 years. Last 3 years, last 2 years, nagbagyo dito, signal number 8. Kita mo yung mga sasakyan, nagliliparan. Totoo yun. Nagliliparan noon yung bagyo dito. Ang sasakyan nang bumagyo last 2 years ata, last 3 years. Gusto po, ang dami din. Bumabaha din dito kagaya ng ng Pilipinas. Bumabaha yan. Kaya, Diyos ko, nakakatakot. So, parang noon yung nagbagyo sa Pasay. Sa kabila kami, sa tramo kami. Tinitingnan ko yung kabilang side. Nagliliparan yung
yung mga atit ng ano, bubong ng ano ng building ng bahay nila. Yung pala yung sa amay ditong side namin ganun din. Ay nako, nakakaano. Ayan guys, yan enjoy lang. Enjoy lang sa pagwa-watch ng kagandahan ng gabi sa Hong Kong. Yan. Ang ganda-ganda kasi maganda ang panahon ngayon. Dito yung dumadaan yung mga aeroplano, tingnan mo sa taas. Sa taas, kita mo yun. O, oh, ayan. Ano yan, yan, yan. Dito yun kasi dumadaan, malapit kasi sa airport. Ayan, ayan. Guys, thank you for watching. Ayan, dito kami. Thank you for watching. Sana naman ay enjoy kayo ng kagandahan ng gabi dito sa amin. Sa baba na natin. Thank you for watching.